Sa iba pa ring balita, ipatutupad na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mandatory na paggamit ng contact tracing mobile application na Staysafe.ph sa mga pampublikong sasakyan. Ang Staysafe app ay ginagamit na kasalukuyan bilang mode of contact tracing sa mga business establishments. Si Erlo Bringas sa detalye. Simula sa mga susunod na araw, gagawing mandatory na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang paggamit ng Staysafe.ph mobile application para sa passenger contact tracing sa mga public utility vehicles o PUB. Alinsunod ito sa LTFRB Memorandum Circular Number 2021-041 na inilabas noong June 21 na pinagtibay naman ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases Resolution Number 87 Series of 2020. Ang contact tracing app na ito ay kasalukuyang ginagamit na sa mga establishmento tulad ng mga fast food chains, supermarket at iba pa. Ayon sa LTFRB, sa ilalim ng polisiya na ito, ang lahat ng POB operators ay kinakailangang gawin ng mga sumusunod ayon sa nasabing alituntunin sa loob ng 30 araw. Una, magrehistro sa Staysafe.ph application at gumawa ng sariling QR code. Pangalawa, ipaskil ang QR code sa entrance door at sa loob ng POVs upang makita agad ng mga pasahero. Pangatlo, i-require ang lahat ng pasahero na gamitin ang QR code sa pagsakay at pagbaba ng PUVs. Pang-apat, gawing available ang datos na nakalap sa contact tracing app sa LTFRB. Alinsunod na rin sa itinakdang provision ng Data Privacy Act. At ang panglima, makipag-ugnayan sa Staysafe.ph pagdating sa koleksyon at paggamit ng datos na nakalap para sa contact tracing. Sa mga business establishment tulad ng mga fast food chain, restaurant o kaya supermarket, kadalasan at karamihan na ay ginagamit na yung ganitong mobile contact tracing application. Pero ang ilan natin mga kababayan commuter, pabor din naman daw sa paggamit ito, lalo na kung sa ikaayos naman at sa kaligtasan ng marami. Pabor naman dito ang pasaherong si Danilo Pasaba sa Tramil Ilaw na araw-araw na sumasakay ng bus at jeep papasok sa kanyang trabaho. Sitwasyon na kadana ni iskan kasi kaligtasan po para sa mga mamamayan ng mga Pilipino po yung ganun. Okay naman, kaya lang kung may panload pagka ano. Mas mainam yun para malalaman natin kung mataas ang ano mo, kung nilalagnat ka. Mas maganda yung ganun para na ano yung kaligtasan ng mga bawat isa. Eh sa oras, talagang kakain yun, pero ayun talagang nararapat na maging maayos tayo kasi hindi natin nakikita yung sakit na COVID na yan. Dagdag pa rito, stricto pa rin ipinatutupan na ahensya mga sumusunod na 7 commandments sa lahat ng pampublikong transportasyon na ayon sa rekomendasyon ng mga health experts. Una, laging magsuot ng face mask at face shield. Bawal magsalita at makipag-usap sa telepono at bawal kumain. Laging panatilihin ng maayos at sapat na ventilation sa mga PUB. Laging magsagawa ng disinfection. Bawal sumakay ang mga pasaherong mayroong sintomas ng COVID-19 sa pampublikong transportasyon. At laging sundin ng panuntunan na physical distancing o one seat apart rule. Napaalala rin ng LTFRB sa mga operator at driver ng PUB na sundin ang mga patakaran ng ahensya. Ang sinuman anyang mahuling na lumabag sa mga provision ng MC ay papatawan ng kaukulang parusa tulad ng pagmumulta at pagkatanggal ng kanilang CPC o PA. Para sa Eagle News, Erl Bringas, we live in interesting times.